Chairman lang po siya ng pautang. Ginamit lang po ng magulang ko at ginamit ko dahil nung ako ay lumalaki, si Marcos po nagpalaki sa akin. Malinaw, ako po pinalaki ni Marcos sa Visayas na kung tawagin Wonder Boy. At sa ko rin ang hinahanap ng Judge Piao na iyo po sa Pilipinas na maging judge o king. Kasi ang king, judge po yan. Hukom sa Philippine Island. Oo. Judge ng Alpha Omega. Hawa ko po ang titulo. Pinakita ko na sa inyo. Ngayon, ang account po sa Bangko Sentral, nandun po nakatago lahat yan. Kompleto. Kung may nawawala man ang mga yaman dyan sa Bangko Sentral, ang lahat ng mga leader ng bansa ang mananagot niyan. Lalo na ang nasa loob ng Bangko Sentral, papalit-palit. Ha? Mula pa nung kay Espinilla na gobernur, nagpa-receive ako, ang aking receive copy pinasura sa basurahan. Ayaw nila tanggapin. Kay daw piki ako. Alam ba na ngayon ang gobernador ng Central Bank na bago at alam ba ng Monetary Board ng Central Bank na ang kausap at narinig na nakaharap nila ay ako may-ari niyan? Nandyan sa loob ng vault ang titulo ng Bangko Sentral, ang titulo ng Pilipinas, ang titulo ng gold na mother titled yung T-OCT-01-4. Yan po ang titulo ng yaman ng bansang Pilipinas. Yan po ang backup ng bansa natin. Ako po ang may-ari sa kasalukuyan. Kaya ang ginagawa ninyong mga Bangko Sentral, mag-isip kayo. Huwag niyong isipin na ang may-ari nito gobyerno. Kaya ako, mahal na Pangulo, nililinaw ko lang ito sa mga leader at mga opisyal ng trabahante ng Bangko Sentral. Ang Bangko Sentral na yan, doon mismo kinukuha niyo yung pasweldo sa inyo ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Ako po, may-ari ng Bangko Sentral. Magtatawanan kayo? Nangakala ninyo pag-ari ng gobyerno? Hindi nyo ba alam? Lininawin ko sa inyo. Hindi ko nilabastangan ang leader ng bansa natin. Lilinaw ko lang sa inyong mga mamamayan na gobyerno, mga paluwer na mga politiko. Ang ginastos dyan ni Ferdinand Marcos ng Bangko Sentral, taxes ng bansa ko, taxes ng taong bayan na kinulikta ng BIR. Ngayon yung lupa, ngayon tinayuan ng Bangko Sentral, lupa ko. Ngayon kung ako maningil ngayon sa utang ng mga bansa at utang nyo ngayon na back up ng Bangko Sentral dahil binakapan ang gobyerno ng Republika dahil sila'y namumuno, pinagbigyan sila. Anong ginawa? Hindi po nila binayaran. Kaya ngayon, dito po sa librong ito, mga kapatid ko, mahal na Pangulo, dito po makikita mo ang utang ng Pilipinas kung gaano kalaki. At nandito rin sa titlement na record ng Central Bank, ang laki ng utang ng gobyerno natin sa akin. Una, taxes ng lupa. Pangalawa, taxes ng industrial, economic. Pangatlo, tubo ng utang ninyo, backup ng bansa. Ang Bangko Sentral, ang bansa natin, may backup na 20 billion US, 20 billion metric tons, 20,000 metric tons na ginto. Andyan po dyan. Hindi nila ngayon magamit dahil wala akong pirma. Wala na yung tatay ko, ako'y kapalit eh. Nandito po sa aking kamay ang mga dokumento kung saan ako po ang nagmamayari. Kaya nga, nililinaw ko na sa inyo mga Pilipino, mga opisyal ng gobyerno, bakit kayo nakikialam nang usapin ng Sabah, Malaysia, North Borneo? Hindi po nyo, problema yan. Problema ko po yun. Ako'y nakikinig at napag-aralan ko yung binitawan yung salita. Kaya pasensya na po kayo. Antayin nyo yung desisyon ko na bigyan ko kayo ng kapangyarihan bago kayo lumutang. Hindi ipapapil kayo. Pampagulo kayo eh. Inuunti-unti. Nag-uusap kami ng ni Prime Minister ng Sabah, Malaysia. Nagtatawanan nga kami. Nung isang buwan nakaraan, nag-uusap kami. Si Mahathir. Nag-uusap kami. Kinumusta nga niya ako eh. Sana mahal na presidente, mga opisyal ng gobyerno,
Tulungan nyo ako, kuyo po. Natakot kayo dahil malaki ang obligasyon ninyo, lalo na yung LRA. Ginulo niya ang lupa ng Pilipinas, lalo na yung ROD, pumapapil, lalo na DNR, pumapapil din. Lahat-lahat pumapapil, pati INITSI pumapapil. Ginagamit pa ang Presidential Office of the President. Wala na po yan. Pagkatapos ko, hinahanap-hanap nila, itutumba daw nila ako. Abay, siguraduhin lang nila matumba nila ako dahil pag hindi, baka hindi matupad ang pangarap natin. Ang sa akin, tinatayo ko sila lahat, hindi ako tumutumba. Kaya kayo po na ang Forces of the Philippines, inulit ko ulit na pagsalita sa inyo. Mag-isip kayo, ang bansang pinaglilingkuran nyo, bansa ko. Hindi ko naman sinasabi ang presidente natin, iwanan nyo. Bigyan nyo naman kami ng kalinga, security ko. Kagalang-galang na ang Forces of the Philippines, ang sinisweldo ninyo galing sa 101 account, sa infinite account, sa yaman ko. Nakikiusap na lang ako sa inyo, mga sundalo. May isa na nga dyan kaibigan ko ni... Kinukutya ako, pero huwag ko nang banggitin. Maawa naman tayo. Baka nasermonan ka ng hippie mo o official mo. Pasinsya ka na. Kaya ako ay humingi rin ng pasinsya sa iyo. Ewan ko lang sa iyo kung humingi ka ng pasinsya sa akin. Ako na lang hingi sa iyo pasinsya. Okay? Humihingi ako ng security ng armed forces o sa krami. Kaya nga, sana unawain niyo ako. Mayroon akong isulat na ipinadala dyan sa inyo. Nireceive ng DND. Wala pa kayong response sa akin. Iniisip nyo, takot kayo sa gobyernong politiko kasi ang gobyernong politiko ang nagpaswildo sa inyo. Hindi po, ako nagpaswildo. Pag kinuha ko ang Bangko Sentral sa ngayon, ano kayang bangko yung imprintahan ninyo ng pera nyo dahil wala mga ginto na backup? Mangungutang ang ating mahal na Pangulo sa ibang bansa ng dollar para i-back up sa piso natin. Saan yung imprinta yan? Hindi naman pwede imprinta yan doon sa likod ng Malacanang eh. Baka mahulog sila doon sa ilog. Sa Bangko Sentral. Ang Bangko Sentral, ang gobyerno, hindi pa nagbibigay sa akin ang porsyento pag nag-imprinta ng pera nila. Dapat nyo maunawaan. Ginagamit yung bangko ko na libre. Pinapalabas ninyo ang gobyerno may-ari. Sana naman, mahal na Pangulo, ito ng pagkakataon. Mag-usap tayong magkaibigan kung hindi mo ko kinikilalang pamilya. Mag-usap tayong magkaibigan. Imbitahan mo ako, gumawa ka ng letters. Mag-usap tayong dalawa lang. Para mabigyan natin ng kalunasan ang paghihirap ng ating lahing Pilipino at bansa tungo sa lahat ng bansa sa buong mundo. Dahil sila po nag-antay rin sa akin. Ang World Bank nandyan sa loob ng Bangko Sentral. Alam ba ng mga taga-World Bank ang World Bank na Bangko Sentral ng buong mundo? Hindi po pag-ari ng US yan. Hindi rin pag-ari ng federal yan. Pag-ari ko po yan. Yan po ay Bangko Perpetua. Pinalitan lang ng pangalan. Nang akala nung namatay ang lolo ko, pinalitan na nila ng Bangko World Bank. Hindi po yan Bangko World Bank. Hindi pag-ari ng isang bansa. Hindi pag-ari ng buong mundo. Pag-ari ko yan para sa inyong mga bansa. Kaya po kayo, mga nakaupo taga World Bank, tarotahimik lang kayo. Akala ninyo, kayo lang nakakalam. Bulat-latin ninyo ang bolt dyan para malaman ninyo kung sino ang may-ari niyan. Si Dr. Jose Rizal, ang may-ari ng IMF, malaking pautang sa buong pitong pautang at saka yung World Bank. Siyam na bangko ng buong mundo, pag-ari ng Pilipino yan. Ako. Pero hindi ko kinukuha sa inyo yan. Ang nais ko lang, magkaisa kayo. Tulungan nyo ako yun po para mabigyan ko kayo ng suporta. Huwag nyong pairalin yung mataas yung pride dahil kapag nataas ang pride, ang inyong lahi, unti-unting magupo ang inyong lahi, maghihirap kayo. Kasi hindi naman sumasakit ang tiyan ko kung ayaw nyo magpapirma sa akin. Kung papatayin nyo naman ako, baka kala nyo sa sunod mayroong kahidagdag. Wala na. Dapat maunawaan ninyo, hawakan nyo ko parang ginto.
Dahil lahat ng kailangan ninyo na utos ng langit, ibibigay ko sa inyo sa kaya ko lang. Huwag nyo lang akong abusuhin. Pagpadala kayo ng representative dito, dadaan kayo sa vlogger ko dahil siya may full authority upang harapin ko kayo. Sana po, mahal na presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos, tangkiligin mo ang aking panawagan sa iyo dahil gusto kong lunasan na ang kahirapan ng ating bansa at mga Pilipinong naghihirap. Huwag na po kayong mangutang. Tama na yung utang na yan. Kaya ko bayaran yan, mahal na Pangulo. Kahit mga 100 trillion, kaya ko bayaran yan. Pangako ko yan. Maliit lang na bagay sa akin yung 100 trillion dolyar. Alang-alang sa pagmamahal ko sa ating lahi at bansa at saka mga bansa sa buong mundo at katauhan, baliwala sa akin yan. Dahil mayroon tayong kayang pambayad yan. Hindi naman makaubos ng isang bangkir na yaman yan eh. Yan ang totoo niyan. Kaya mahal na Pangulo, huwag na natin pahirapan. Lahat ng project mo, kapag tayo nakaupo sa ating upuan, hindi ko kayo pababayaan. Kayo ang mga ngasiwa pa rin. Kaya lang ang lahat ng gusto ninyong mangyayari para sa kaunlaran ng ating bansa at Pilipino, ibibigay ko. Mag-usap lang tayo sa lalong madaling panahon. Pakiusap lang, mahal na Pangulo. Asahan ko ang aking pakiusap sa iyo na tangkiligin mo at padalan mo ko ng sulat. Doon mo ipadala sa vlogger ko ang sulat. Kung hindi man, dala ka ng opisyal mo, ipaabot mo doon sa vlogger, pasamahan ka ng vlogger ko para mag-usap. Matuntun po ako. Wala kong imposible. Ganun lang po ang aking pakiusap na mahal na Pangulo. Gusto kong magtapusin na itong problema ng ating lahi at bansa, sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ako'y nakikiusap. Dagdagan pa natin yung Bangko Sentral natin, mag-imprinta ng pera, kasi alam ko kung paano natin paunlarin ang ating lahi at bansa tungo sa lahat ng bansa. Ibinilin ng tatay mo sa akin na huwag kayong pabayaan sino man sa inyo na upo bilang pamilya niya, pamilya ko, kung kilala ninyo ako. Pero kung hindi, walang problema, tutuparin ko pa rin. Isa lang ang sinasabi ko, isama mo ako sa pag-upo dyan. At doon yung makikita ang Pilipino maghiyaw sa sobrang tuwa. Dahil hindi pa nila natikman ang bawat pamilya may pensyon. Tayo pa lang magpapensyon sa bansang Pilipinas. Si Judge Pihaw ang magpapensyon at saka si Wonderboy at saka si Prince Kiram ang magpapensyon. Kasama ka na dyan sa kaunlaran ng ating bansa. Yaman ko, yaman mo. At maabrihan ko ang kayamanan ng kapatid mo si Amy Marcos at maabrihan ko ang yaman ni Imelda Marcos. Diyan lang po sa 300 accounts, wala na tayong hahanapin pa. At ako magbaback up ng 1 billion metric ton sa bansa natin. Sa buong mundo, ito lang ang ginto na back up sa bansa natin na maliit lang bansa pero billion metric ton. Tayo po may-ari. Kaya ano ba bang pangambahan mo? Sinabi ko nga doon sa vlog ko na, hindi po tayo mangungutang. Tayo po yung magpapautang sa kanila. Pero hindi natin pwedeng sikilin. Sikilin sila sa paghihirap. Tutulungan natin sila. Mabayad lang sila, maligaya na tayo. Ganun lang po, pakiusap ko, mahal na Pangulo. Sana po, tangkiligin mo sa mga darating na mga linggong ito. Kahit bukas, kung gusto mo, padalan mo ko ng sulat. Pupunta ako sa palasyo, mag-usap tayong dalawa. Bago tayo maghiwalay, masaya na ang lahat. Madali mo na iproklama. Yan lang po, maraming salamat sa inyo, mga Pilipino at mga bansa. Kayong mga nanonood na mga hindi ninyo naunawaan ang problema ay hindi ko kayo pinipilit. Kayo po maghusga sa aming pag-uusap. Dahil kayo po ay mga loyalist ng mga Marcoses. Ako po wala akong tagahanga. Mayroon akong tangahanga. Pasensya na po kayo kasi tinatangan nyo ako. Okay lang sa akin. Masaya na po ako basta pinasiyahan nyo ang sarili ninyo na kayo ay mas magaling sa akin. Salamat po mga kapatid. Pag kayo ay dumating na sa takda at ako'y nakaupo, lahat ng pagtuya nyo sa akin, kayo po ang makatikim ng biyaya. Salamat po sa inyo mga kapatid ko. Magandang hapon sa inyo sa lahat. Salam alaikum salam. Patnubayan tani Allah. Salam. Meron po akong salitang babanggatin. Amazing. Astonishing, wondering, walang iniwan sa pag-ibig,
pagmamahal at pag-ibig. Kanina po ay mataimtim po akong nakikinig. Ang isang anak po pag humingi sa kanyang mahal na magulang ng tinapay, ang ibinibigay po ay tunay na tinapay, masustansya at masarap. Hindi po ang ibinibigay ay batong matigas na ipupukpok sa ulo ng anak na humihingi para mamatay. At pag humingi po ng isda, hindi po ahas na makamandag ang ibibigay ng matuwid na apa na mapagmahal sa kanyang anak. Yung pong salita po ninyo, mahal na Wonder Boy, mahal na Judge Pihaw, mahal na King, ay pagpapakababa, panawagan, buong pusong nakikiusap sa mahal na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, na yung kahilingan mo ay hindi pansarili, kundi nakapalupo doon yung tunay na damdamin at pagmamahal sa kanyang mga kababayang Pilipino. Tama po. Na ang salitang pagpapakababa, siya yung itinataas at ang mataas ay siyang ibinababa. Yung pong pakiusap nyo na sana'y bigyan ng pagkakataon, imbitahan, bigyan ng oras para makapag-usap bilang magkamag-anak, magkaibigan, ang nakapaloob doon ay kapakanan ng buong bansa, sana po'y matupad at bigyan ng puang po ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kanina po, nung ako'y nakikinig, ako po'y isang bulag. Pero nung makita ko po ang mga dokumento, ngayon po ay nakakakita na ako. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Kayo na po yung tunay na Judge Piao. Kayo yung tunay na Metal Owner Signatory. Kung meron man lumalabas na mga vlogs na inaangkin na wala pong mga dokumento, walang batayan, yan po ay bali wala na. Kayo po ang tunay na kinakailangan ay pagbigyan lang po ang kahilingan ng ating mahal na Pangulo para po sa kapakanan ng ating bansa. At yun po ay panawagan din po namin na matapos na, matuldukan na ang iba yung kahirapan nito, mapangasiwaan na ng tunay na leader ng bansa, anak ng magaling na leader ng bansa na siya nagsaayos ng lahat ng mga accounts na yan ng buong yaman. Sana panawagan po, mahal na Pangulo, bigyan niyo po ng pagkakataon na makausap, heart to heart kayong mag-usap para mapangasiwaan niyo po ng maayos ang bansang Pilipinas sa tulong po ng inyong kamag-anak na si Judge Piao. Magandang hapon po at pagpalain po tayo ng salamat kapatid sa lahat ng mga ikaw po isa pa sa magkukomment. Brother, malaya po kayo magtanong sa akin para sa ating kalaman ng ating pamahalaan at taong bayan. Hindi po, sir, hindi po komentaryo ang akin, kundi katanungan po. Okay, okay. Ako po ay isang Pilipino na matagal nang umaasang mababago ang antas ng aking pamumuhay. Kanina po, may nabanggit po kayo na magbibigay po kayo ng pensyon sa mga Pilipino. Ay, nais ko pong malaman kung paano po ako makakatanggap ng ganong kasaganahan na magmumula sa monarchy government. Nais ko po sanang maunawaan o maipaunawa ninyo kung paano po ako nakakasali sa programa mong pagpapaunlad ng pamayanan. Salamat po. Kapatid, ganito po, ililinawin ko sa inyo ang tinatawag na beneficiary ng Filipino people na pamilyado. Kasi po tayo mga Pilipino, mayroon pa tayong mga Pilipinong hindi pa po nakamulat sa kamulatan ng kaunlaran at socialism na tinatawag.
tayo po ay mangmang pa sa katotohanan. Kaya lang itong ating pamahalaan at mga leader ng bansa, aywan ko kung bakit sila po ay gumawa ng batas, pero sila po ang lumabag ng batas. Nakakabatas po yan. Na kung kayo po ay mga leader ng bansa, tayo po ay Pilipino, kayo po ay nag-aawit ng bayang maghiliw, kayo po ay nagsalitang Tagalog, kayo po ay nasa batas ng ating kongresyonal, na kapag kayo po ay mga leader magsalita, magtagalog po kayo, huwag kayo mag-English. Hindi po Amerika ang ating bansa. Pakiusap na lang po. Dahil po hindi mo pwedeng pagtatawanan niyo ako, dahil po babuklatin ko ang batas na ginawa ninyo. Ha? Pareho-pareho lang tayo may nalalaman. Kaya lang ni-remind ko lang sa inyo. Kapag kayo magsisyon sa Congress, magtagalog kayo para naman malaman ng mga mangmang na Pilipino na hindi nag-aral dahil walang pambili ng tuition. Dahil ang tuition, libo. O, hindi tulad ng panahon ng tuition ng college, eh, mataas na 60 pesos, 150. Ngayon, libo-libo. Paano makaaral ang ating mga anak na maliliit? Hanggang ngayon, mangmang pa rin. Sana pakiusap naman. Kung tunay kayong nagalingkod ng ating bansa at kayo ay tunay nagbubuo ng ating batas ng ating Republika ng Pilipinas, dapat niyong alamin na ang tunay ninyong paglilingkuran yung mga mangmang na Pilipino na yan. Kayo po ang mga propesor na nagtuturo para sa kaunlaran at batas na susundin ng ating lipunan, ay kayo rin pala nang namumuno. Magsalita kayo, eh, panay na lang English. Dapat kayo doon sa Congress ng Amerika, doon kayo maglingkod. Ang taga-Amerika gusto magsalita ng Tagalog, dapat dito. Tingnan nyo doon sa Amerika, nagsasalita yung mga foreigner ng Tagalog. Ay ngayon kayo dito na Tagalog, ng English ko ng nag-English kayo. Dapat magpalitan kayo. Mahawa naman kayo. Para maintindihan ng taong sinasalita nyo. Ako nga, hindi ako makaintindi. Mangmanga ako eh. Sabi nga ng administrator kong isa, wala daw ako pinag-aralan. Ang tanong ko lang naman, bakit ka naman naging administrator kung wala akong pinag-aralan? Alam po ba yung administrator na tinatawag? Alam nyo po yan, mga kapatid ko, mga leader ng bansa. Kaya ako, sinaulit-ulit ko nga eh, sasabihin ng mga tao, ayan, paano ba katiwala yung buhay ng Pilipino sa isang taong walang pinag-aralan yan? Ay nakateksto naman yan? Hindi ko po dinadala ang talino ko bilang natural na tao. Mayroon po nag-uuto sa akin na si Babaw. Kaya nga sinabi nga ng aking katiwala o mga opisyal ng gobyerno na official gobyerno ng monarchy government, may katangian po ako para sa inyo. Inigalo to sa akin. Ang gawain ninyo na hindi nyo magawa, magagawa ko. Malalaman nyo yan kapag nakaupo na ako. Iupo nyo lang ako para patunayan ko sa inyo. At ang pinisyon ng Pilipino na sinasabi ninyo na gusto nyong marinig. Ang bawat pamilya ng Pilipino ay may pinisyon. Pinakamababa, 200,000 ang pensyon ng Pilipino. Sasabihin siya, ang kakukuha ng pera eh, kung gobyerno nga nangungutang, bakit kayo ba may-ari ng Bangko Sentral? Ako may-ari eh. Wala, hindi tayo nangungutang. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 1 billion metric tons gagawa tayong dalawang bangko, mag-imprinta ng pera. Dahil yung mga bansa na hindi magpapirma, magparinyo, sila rin gagamit ng pera natin. Kasi ang pira natin, pira ng pangkalahatan. Kasi may backup ang pira natin ng ginto. Sa kanila wala. Nag-imprinta sila ng collateral damage lang. Okay? Malinaw. Tama ba yung English ko? Tama. Baka naman hindi. Baka ngayon, mapahiya ako sa madla. Salamat po. Okay, ngayon, kung tama naman, thank you. Yun po ang gagamitin natin na pira. Kahit wala kayong trabaho, wala akong pakialam. Dahil ang araw-araw na panalangin ng mga tao sa Pilipinas hanggang sa labas ng bansa, Panginoon, tulungan niyo po ako. Hirap na po kami. Mahal ang bilihin. May tax pa kami babayaran. May
babayaran pa kami tubig sa nawasa at sa kameral ko. Wala po kaming pera. Saan kayo kukuha ng pera kung wala kayong pensyon? Ngayon, kung wala kayong pensyon, ang gagawin ninyo, magtinda kayo ng shibo. Magtinda kayo ng marijuana. Mag-hold up kayo. Manggagamit kayo ng mga babae para itinda nyo doon sa kapilang bayan. Ganyan ang takaso. Kaya lumalala ang krimen. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ako ang solusyon. Hindi natin problema ang pira sa bansa natin. Binanggit ko na nga may pira tayo. Nakatago lang. Kapag pinaupo ako ni President Bongbong Marcos Jr., makita nyo sa Bangko Sentral, tatambak yung kulang-kulang 200 container na pira. Sari-saring pira. Yun po ang gagamitin natin na backup. Dahil po yung ang pira na yan, may backup po yan na ginto. Maliban doon, mayroon tayong 1 billion metric ton na i-deposito. Garanti, backup ng bansa natin. Tayo ang tanghalin na pinakamalaking yaman sa buong mundo. Maging sinasabi nga nila sa Tagalogin ko na lang, ito po ang bansa na sinisigaw ni Apo Marcos na babangon muli ang Pilipinas. Okay, Tagalogin ko na lang kasi mag-English baka mali pa, mapahiya ako eh. Sorry ha. Kaya nga sa pumahal na Pangulo, humingi ako sa iyo ng kunting pribilyo. Pagbigyan mo lang ako para makita mo ang kasunod. Okay? Follow-up tanong lang po ito. May nagtanong po kasi kung monthly po ba yung 200,000 or yearly? Monthly po. Ay, thank you. Salamat. Wala po tayong yearly. Kasi po, mga kapatid ko, ang SSS, nandyan ang sindikato. Kumikita ng milyon ang mga opisyal dyan. Nila, akala nila sila lang nakakaalam yan. Alam ko yata. Ngayon, ang over taxes ng mga tao, ang collection is 150 month. Ay, ang approve ba? Ilang buwan lang. Pagkatapos, sahuran mo ng pensyonan mo ng 3,000 o 4,000. Napakasya ng Pilipino yung 3,000. 1,500 nga, napakasya sa isang buwan. Ako pa kaya magbigay ng 200,000? Kaya lang, may pagbabago. Ang batas ng gobyerno natin sa monarchy government na para tumino ang Pilipino, doon sa pipirmahan ninyo sa Bangko Sentral, at mga sertipikado ninyong dokumento mula sa ating PSA. Ang PSA may multo rin. Ha? Kaya kayong nakikinig taga PSA, kilala nyo na ako. Ibalik ninyo ang nawawala dyan. Alam ko. Huwag kayong paganyan-ganyan kung gusto nyong hindi kayo makulong. Ibalik ninyo ang dapat nawawala dyan. Kilala nyo ako. Ha? Hindi ko nabanggitin sa inyo. Sabihin nyo, mag-deny kayo. Hindi kayo pwede mag-deny. Hindi grade 1 ang kaharap nyo. Kung hindi nyo kaya mag-upo dyan, lumayas kayo dyan, mayroon tayo papalit na mas magaling pa sa inyo. Huwag kayo manloko ng tao. Babayaran lang kayo ng pera, papalitan nyo yung dokumento, wala inyo dokumento. Mali yun. At saka kayong mga ano dyan, mga naghanap buhay dyan sa paligid, di bali mag-picture kayo, basta itama nyo lang. Huwag kayo mag-picture ng panluloko, kulong kayo dyan. Oh, ngayon, ibalik ko naman dito sa atin, ang pensyon na 200,000 monthly. Nandun po sa batas ng inyong pipirmahan sa pensyon. Na ang batas na yon nakalagay doon, bawal ang drugs, bawal ang inom, bawal ang sugal, bawal ang standby. Bakit? Di pa kayo magkatrabaho na kayo? Maliban lang sa may mga tama sa ulo, may kapansanan. Okay? At kung kayo ay mapakitaan na kayo ay nagnakaw ng yaman ng inyong pinaglilingkuran ng opisina, ang hatol sa inyo, putol kamay. At kung kayo naman pumatay, patay din kayo. Wala ho tayong batas na para magpiyansa kayo. Sa politiko, walang patay. Ayaw nila death sentence. Alam mo kung bakit ayaw nila? Ay, lahat sila may problema eh. Sila lahat ba death sentence eh.
Kaya walang komite ng kongresista na papayag na magtayo ng disintensya. Sintensyahan sila. Sa ngayon lang, alam ko kaso nila. Oh, pero hindi ko gagawin yan sa kanila. Tandaan. Ah, sige po, mga kapatid, pasensya na po kayo. Ituloy natin mamaya. Maganda po yung mga mensahe, mahal na King. Ito po ay tanong po ng marami. Kasi nagbibigay din po ang idea. Yeah. Tungkol po dito sa pabahay na isinasagawa ng National Housing Authority. Oo. Ang pangkaraniwan po ay 40 square meter, 50 square meter. Na napakasikip. Ang iniisip po natin ay welfare po ng mga Pilipino. Totoo po ba na kung sakali na kayo ay maupo bilang isang king ng ating pong monarchy government, divine government? Totoo ba na hindi lamang 40-50 square meter ang gagawin natin pabahay dahil sa ang mga Pilipino, may mga extended families, talagang wala pong bahay, namamatay na walang bahay. Tama yun, tama yun. Ngayon, ang idea ko po kako at itatanong ko rin po kako sa ating King, dahil ang sabi ko 150 to 200 square meter, kung 50 square meter yung bahay, meron pa siyang natitirang taniman para sa mabuhay at makakain ng mga organic na mga vegetable crops. Hmm. Oh, tapos eh, may pension pang 200, libre po ba ang tubig? Mayroon tayong bayaran kunti lang kasi sa maintenance. Sa kuryente po. Ganun din. Oh. Ibig sabihin, yung biyaya pong tubig na yan na mula sa langit na pumapatak sa lupa na iniipon sa mga dam ay makatarungan po ang sisingilin, hindi po yung pambili lang po ng bigas ay naagaw na ng tubig at ng kuryente. Yun lang po ang gusto pong maliwanagan. Isa-isahin ko paliwanag sa inyo. Ang tubig sa buong Pilipinas, sasabihin ng iba, ay pera ito ng privatized na mga oligarch na nagpipinance kasi ang gobyerno, ibininta ito ng gobyerno sa mga mayayamang tao. Kaya nga ang tubig natin, mahal. Kaya hindi kontrolado ng ating pamahalang gobyerno ang tubig at saka kuryente. Kasi po ang nakaliban ng mga leader ng bansa ay pinagbibinta ang property ng gobyerno kuno. Nang akala ng mga nakaupo sa gobyerno na ang Pilipinas, public land. Privatize ang lahat o public building, public ang lahat ay pampubliko. Hindi po ninyo alam na ang tubig ay hindi po pag-ari ng oligarch, pag-ari ng Diyos yan. Kaya sinasabi ko sa inyo na maningil ako ng maliit lang kasi po ang sisingilin natin sa maintenance lang po ang tagabayan nung nagtatrabaho, mga gamit. Pero yung tubo, wala ho tubo yan. Kung kapusin man ang mga budget sa tubig, may bangko sentral tayong pagkukunan ng budget. Hindi po tayo kapos, sobra. Kaya nga tinatawag na infinite. Ngayon, ang sa kuryente naman, sinasabi ng mga electrification, pag-ari ni ganito, pag-ari korporasyon ito. Kayo po ba nagbayad na ng taxes nyo sa akin? Mga kapatid ko, patahimik-tahimik lang kayo, kala nyo hindi kayo kasama. Kasama kayo rito. Ayaw ninyo ko pupuin, binabarayan at pinakausap nyo yung mga opisyal ng gobyerno. Huwag nyo pupuin yan, sabit kami dyan. Baka maglalayas kami dyan dahil ang lupang pag-ari namin ay hindi namin tunay na pag-ari. Pag-ari niya. Kaya ang ginagawa nila, kinakausap ang mga leader. Alam ko yun, matagal nang usapin yan. Lumang tugtugin na yung laman ng utak nyo. Dinidevelop nyo ang buong Pilipinas. Pasasa kayo. Binabayaran nyo lang ng taxes. Nasaan ang taxes ng bansa ko, yung lupa ko, at saka yung taxes ng negosyo mo? Nandito ka sa jurisdiction ko, sa property ko. Kaya dapat kayong mga oligarch na mga mayayaman na binibilang kayo. May isa dyan na pinakamayaman ko, no? Tandaan mo, ang pera mo, di mo alam kung saan ang galing yan. Alam mo, alam ko rin. Kaya mag-ingat kayo sa akin. Kung kayo taga-tumba, ako taga-tayo. Yan ang trabaho nyo, eh. Nagbabayad kayo ng milyon, eh. Ako hindi ako marunong magbayad ng milyon. Bilyon! Dollar pa! Huwag kayo magbiro sa akin.
May pira rin ako na container-container na dollar. Pwede ko bayaran tag 5 bilyon bawat ulo ninyo. Pero hindi ko gagawin yan. Dahil kung kayo nakaintindi sa sinasabi ko, walang tayong pagawa yan. Sumubahar lang kayo sa akin. Pag-usapan natin ang maayos yan. Naintindihan ba ninyo? Huwag niyo kong padaanin sa talino ninyo. Sabihin mo powerful kayo. Ilang container ba pira mo para sabihin mo sa akin na mayaman kayo sa Pilipinas? Ayaw kong hamunin ko kayo. Pero ang pakiusap ko lang sa inyo ng mga mayayamang tao, magpadala kayo ng legal counsel nyo sa akin at pag-usapan natin ng mabuti. Huwag kayong patigasan ng ulo dahil hindi nyo kaya pag ako katapat ninyo. Mag-iba ang Pilipinas. Wala kayo dagdag na panggera. Dahil ako kapag ako nagalit, gera ang pag-usapan natin dito. Yan ang solusyon sa problema. Pero kung gusto nyong kapayapaan, number one akong tatanggap ng katahimikan, pagmamahal sa inyo. Pero huwag nyo kong hamunin panggera dahil ako, may nakahanda na dyan. $3 trillion ang budget ko dyan sa gera. Gamit pa lang. Ewan ko lang sa inyo. Baka din nyo malaman kung saan kayo susuot ng bansa. Pero hindi ko kailangan maggira tayo. Pakiusap ko sa mahal na Pangulo. Pag-usapan namin ito. Para walang gira. Lahat kayong mga mayamang tao, humarap kayo sa akin. Kayong may mga bangko. Ang mga bangko ng mga maliliit na yan. Ito po ang listahan ninyo. Kung ilan ang pira ninyong inutang dito na account na binigay ni Ferdinand Marcos sa inyong mga bangko sa pangalan ninyo. Baka di nyo kaya bayaran ito, dollar, walang piso rito. May mga account number kayo rito. Huwag nyo sabihin, recorded ito sa World Court, at saka sa World Bank, saka sa IMF, sa bawat bangko, Central Bank ng Pilipinas. Recorded yan lahat. Hindi pwede kayo mag-deny. Dahil kayo, nung binigay ni Marcos yan, nagtitinda lang kayo ng itlog. Ako, hindi ako nang maliit sa inyo dahil ako, wala akong pagmaliit dahil mahirap rin ako eh. Pero mayroon ako. Huwag niyo sabihin na mahirap ako at ako pinag-aralan, gawin niyo ang dapat yung gawin. Nagkamali kayo. Baka din yung pakinabangan yung lupa ng Pilipinas na sabihin niyo marami kayong bahay. Ginawa niyong, anong sabi ni Ferdinand Marcos, magtayo tayo ng planting rice. Anong ginawa niyo? Sa lupa ko, ang mga rice terraces, rice building ay itinayo ninyo. Mga lintek kayo. Sagutin nyo sa akin yan. Tataniman ko yung ulo ninyo ng palay pag wala na matanim, makain ng ta-Pilipino. Tandaan ninyo. Kaya nang inutil yung ating bansa dahil sa inyo mga mayaman. Magagaling kayo magsalita. Kala nyo tumutulong kayo. Niluloko nyo Pilipino. Patrabaho nyo Pilipino. 6 na buwan lang. Kinokontrol niyo yung gobyerno ng Pilipinas? Opisyal? Sa akin, hindi niyo kumakontrol pag ako nakaupo. Tandaan niyo, kapag hindi ako nakaupo, kayo ang tatayo. Kung gusto niyo yung kapayapaan, magpadala kayo ng representative niyo rito sa akin. Huwag niyo kumpisan. Maliit lang pira niyo, hindi kayo makaubos ng 100 container na pira niyo, ubos yan. Pag ako, hinawakan ko Bangko Sentral, lahat ng pira nyo, kansilado yan, wala akong visa yan. Pa-demonetize ko lahat yan. Gagawa ko ng sarili kong pira. Ako may-ari. Hindi nyo pwedeng pigilan ng Bangko Sentral, dahil ako may-ari niyan. Bakit? Sa pangalan nyo ba yan? Diyan lang kayo tumitingala ng pira ng Bangko Sentral ng Pilipinas para mayroon kayong ipasok sa bangko nyo eh. Diyan kayo nangungutang. Kaya na dapat nyo malaman na hindi ang gobyerno may-ari niyan. Nandito sa akin ang titulo ng Pilipinas at titulo ng Bangko Sentral. Kahit yung bangko nyo dito sa lupa ko nakatira yan. Kung ayaw nyo, buhatin ninyo, dalhin, karga nyo doon sa kuryer ng bansa nyo, dalhin nyo doon sa inyo. Ang lupa ko iwan nyo. Hindi ko kailangan yung mga building nyo na kahit 1,000 palapag yan. Bunutin ninyo, dalhin nyo doon sa bansa nyo. Wala akong pakialam yan, kapiran nyo yan eh. Iwan nyo lang lupa ko. Malinaw tayo, naintindihan nyo. Huwag kayong magmalaki sa akin. Dahil wala kayong papel na hinahawakan. Titulado ang bansa ko, privatized to. Alam na mga bansa nyo sa lahat ng mundo. Kaya maintindihan ninyo ako. Pakiusapan nyo ako ng mayos. Huwag kayo pa-traidor. Magkaintindihan tayo. Okay?
Mga kapatid ko, maraming salamat sa inyo sa gabi, sa gabi na eh. Pag-gabi na eh. Paningin ko gabi na eh. Sige, salamat sa inyo mga kapatid ko na nandito sa muli. Ako'y mahal ng Pangulo, magpakiusap. Tanggapin mo ang aking offer para maalis ang problema mo. At wala kang utang. Ikaw lang presidente sa Pilipinas, nakaupo, naging prime minister. Walang utang ang Pilipinas. Binilin sa akin ng tatay mo. Para sa kapayapaan nating magpamilya at Pilipino, ayon sa ating bansa, tayo po mayaman. Takatiwangwang ang mga account ng mga holder. Naging sakim yung iba. Hindi ba nila ma-withdraw? Bakit ko pa-withdrawin sila? Ako mayari eh. Eh kung hindi sila magsitino, di ko lang papirma. Maganda matay lang sila eh. Basura na lang nila yung account na yun. Walang pipirma dyan. Lalong hindi magbabayad ang bangko. Wala naman pira ang bangko. Ako rin ang kailangan. Mga kapatid ko, mahal na Pangulo. Tangkiligin mo yung pakiusap ko. Salamat po.